Idol, nasa studio po natin si Karen May Pardillo. Hingi siya ng tulong na magkabalikan silang mag-asawa. Umuwi raw kasi ito sa Pinas mula sa ibang bansa pero hindi na daw po ito dumiretso sa kanila. Ma'am Karen, magandang hapon. Magandang hapon din po. Si Sir Alfred, si Mr. ay pumunta ng ibang bansa? Apo. Actually, citizen na po siya doon. US? US citizen na po. At gusto mong kipagbalikan sa kanya? Ba't kayo nagkahiwala in the first place? Kasi po, ang pinagsimulan po kasi niyan, mga naninira po sa akin sa lugar namin. Ano sa, po mga paninira? Yung may lalaki daw po ako na ganyan. Na, totoo, hindi? Hindi po. Ang dami po mga paninira na sabi ganito daw na may jowa daw akong adik, okay. May jowa daw akong ganyan. Okay. Tapos, at lahat yun ay hindi totoo? Hindi naman po totoo yun. At dahil doon ayaw na makipagbalikan na sila, ngayon gusto mo makipagbalikan sa kanya? Actually po, napag-isip-isip ko po, ayoko na po kasi two days pa lang ako sa Makati nung hinabol ko siya. Nagmunga po kasi akong tanga eh. Dalawang gabi po ako na walang kain, walang tulog, kakahanap ko sa kanya. Nagmakaawa ko sa kanya, sabi ko, puntahan mo ako dito. Gusto ko makasama ka. Anong gusto mo, makipagbalikan pa sa kanya o ayaw mo na? Ano bang... Ayoko na po. Ba't ka papunta dito? Yung decision ko. Akala ko ba, gusto mo makipagbalikan? Gusto ko po, para kasi po wala na rin po kung magbabalikan pa kami, mauulit at mauulit pa rin po. Sabi mo kanina, gusto mo makipagbalikan? Gusto ko po talaga, kaso naisip okay. Ko nga po. Sige, papasukin si Mr. Alfred Pardillo. Ayaw niya na rin po kasi. Sige, tingnan natin ma'am, pakinggan natin kung anong sasabihin ni Mr. Pardillo. Talagang stateside talagang dating ni sir, no? Galing. How are you, sir? Naka-brush okay up. Talagang tating-tate. Oo nga. Sa Kansas, USA. Gaano kay katagal doon, sir? 4 years na po. 4 years. Citizen mm-hmm. na rin po kayo? 2015, no. Oh, okay. I'll be citizen next year. Next year. Mm-hmm. Now, how come kayo po ay maging citizen na si Mrs. hindi pa rin? Hindi po ko siya pwede makuha until I've got citizen. Ah, kailan maging citizen like muna kayo? Like fiancé visa. Okay, tapos kunin mo siya fiancé mm-hmm. visa. Sir, si ma'am, ang pumunta rito at sinabi niya sa aming research team, gusto niya na makipagbalikan sa iyo, gawa nitong, yun nga, meron ka namang anak sa kanya, ikaw rin umaasim na at naniniwala ka sa mga chismis-chismis. Ano bang status po ninyong dalawa ngayon, inyong samahan? Hindi na po talaga, sir, kasi napakaraming beses pong ginawa niya sa akin. First of all, pinangupahan ko po sila ng bahay, second floor, sa Bulacan mismo, sa harapan nila. Yes, so, sir. Narinig ko sa family niya na nagpapasok siya ng lalaki, nakipag-inuman doon, na wala. Family niya mismo? Family. Kamag-anak niya nagsabi? Ay, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Yung mother ko na po ang nagpaliwanag sa kanya sa Bulacan, umuwi siya noong Friday, bago niya kunin yung anak ko. Pinaliwanag niya sa kanya na hindi ko lalaki yun, at hindi po kami nag-ano noon. Nangungutang lang po ako ng pera noon. Oh, sir. Ano masabi mo? Nangungutang lang daw siya ng pera doon. Tsaka ilang beses na yun. Pinaliwanag na namin sa iyo yun, Alfred. Ilang beses na. Tapos, ito pa yung... Di ba, nung Friday, nagmakaawa ko sa iyo sa barangay. Kasi ito po yung barangay. Actually, hindi naman po sana ako pipirme. Palubag loob na lang po. Yung barangay, sabi nga sa akin, no, isang buwan na wala ka na kaya mo tiisin yung anak. Kung sa tutusin, napakabigat po sa dibdib na mawalay sa anak kasi dumana po ako sa depression na halos mag-suicide, last. Kaya po, kailangan ko mo nang mag-isip tsaka maghanap na ng trabaho kasi ang dami niya na rin po kasing ano sa akin, di ba? Pero sir, kung wala ka namang matibay na ebidensya at yun ay puro sabi-sabi lang, bakit mo pakikinggan yun? Hindi naman po yun lang eh. Hindi naman po yun basehan ko. Yung mga sinasabi din niya sa akin na ano, marami rin po ako dito na sinasabi niya na tire-treat niya ako, blackmail. Binablackmail ka? Oo. So, in what way, sir? How? Binablackmail niya ako na... Papatayin niya yung bata, nasaktan niya para pampayaan. Ay, hindi po totoo yan. Alam mo kasi, sir, para po sa akin, ako naglalaslas po ko. Kasi ayoko po kasing iwan niya kami. Gusto ko po kasing magkaayos kami kada away namin. Tsaka ginagawa ko po to para mapatunayan sa kanya na wala akong ginagawa. Baka naman, sir, mayroon ka ng iba sa Amerika, nakahanap ka na ng iba. Neighbor ako ng mabae doon. Trabaho, bahay lang. Anong trabaho niyo po doon, sir? Medtech. Oh, malaki ang sweldo niyan, medtech. Alam ko yan, parang nurse yan. Malaking pera dyan. Pero sir, meron kang anak pala dito kay ma'am. Now, si ma'am, na-stress na to the point na naglaslas pa pala siya, pakita sa iyo na talagang mahal ka niya. Gusto niya mabuo pala yung pamilya niyo.
hindi ka ba nakukonsensya doon, sir? Tapos ngayon, may mga chismis dyan na hindi naman pala kayang patunayan, paniniwalaan mo? Hindi naman ako sila naniniwala doon kasi pinapatunayan din niya sa akin yung tama yung tinasabi sa akin ng ibang tao. Kaya nga, sir, meron ka bang picture na caught in the act mo ba? Wala po. Meron ba mga chat yung, na nakita mo? Wala po. Pero yung the way na trato niya sa akin, nagbabago na parang akala na parang akong asong ano. Paano po siya nagbabago, sir? Sa iyong bokabularyo, paano? Kumurahin niya ako, ganun-ganun na lang. Nagmumura ako kasi pinakikinggan mo yung ibang tao kaysa sa asawa mo. Tapos ilang beses na akong gumawa ng account para makausap mo kasi binablock mo ako eh. Oh, sir naman. Saan nakikita ko rito, sir? Ikaw ang may problema talaga. Yan kasi mahirap pag... Sir, sandit ma'am, nakatira din ako sa Amerika. Malakas ang tukso doon. Lalo na yung mga babae doon, liberated. Mm-hmm. Naku, sir. Siguro isang punta lang ni sir sa isang bar doon. Pag-uwi ni sir, dalawa-dalaw na kakabay nito. Hindi, totoo yan. Maniwala ka sa akin. Upo ka nga lang sa isang bar doon sa San Francisco. Gaganon-ganon ka lang ng susi. Beamer, BMW. Tapos order ka ng cognac. Naku, may lalapit na agad sa mga chicks doon. O ganon doon, liberated. Gusto mong Latina. African-American. Caucasian, Asian, nandoon na lahat. Kaya tingin ko ito, si sir mukhang meron na to. Ikaw meron, sir. Pinabibintang mo rito. Meron pong evidensya na September 1 pala umuwi siya na hindi ko alam kung hindi pa sinabi ng mother niya na nandito na pala siya sa Pilipinas. Kasi sir, sabi niya kasi September 15. Tapos kasakain ko sila sa bahay nila. Annulment. Bakit kasi magkipag-annulment? Sir, bago ka sabihin, tuloy mo sa annulment, narinig mo, naglaslas siya ng kanyang kamay dahil mahal na mahal ka niya, ayaw mo siyang iwan. That's a sign that she really loves you. Hindi nga, sir. Kasi, sir, kung nakita ko na talagang inaapi mo to si ma'am, kayang-kaya kita, sir, bigyan ng problema. Alam na alam ko paano kita bigyan ng problema sa immigration dahil I've been there and I know, mga pasikot-sikot, yung pag-apply mo ng citizenship, kayang-kaya ko pong gawa ng remedyo. Trust me, believe me. I swear. Na, sandali lang, I swear na gagawin kong bangungot sa iyo na hindi ka maging US citizen. Gagamitin ko si ma'am. Wala naman po akong ginawa mo sa mga sa kanya. Hindi, kapag inapi-api mo siya. Hindi naman ito. Hindi naman ako nag-api. Hindi, meron ako nagkulang sa sustento. Alfred, alam mo, nagmakaawa na ako sa Friday. Sabi ko, wag mo muna kaming iwan. Nagmakaawa ko sa'yo. Sabi ko, bukas ka na umuwi. Naglaslas ako sa harap mo, di ba? O, bakit na yun? Hinanap kita, sinunda kita nung Friday. Sabi ko, nandito lang ako, malapit sa inyo. Hinanap kita sa Jazz. Wala ka. Hindi ko alam. Sabi naman nung kaibigan mo si Paolo, nasa Serendra ka daw. Wala akong kahit, walang tulog. Kasi gusto ko mag-usap tayo ng dalawa, di ba? Ano sabi mo? Galit sa'yo, pamilya mo? Di ba sabi ko sa'yo, ayusin muna natin yung satin. Ako haharap sa pamilya mo, ayusin natin. Di ba sabi mo, ayaw muna? Ganun na lang ba kadali yun? Nakita ko yung baby niyo, sir. Hindi ka naawa doon? Ganun na lang ba kadali yun? Nakarga-karga niya yung baby niyo? Nakita ko, sir. Oo. Hindi ka doon na-touch, na-move? Sir? Tingnan mo, look at your wife. She's pretty. She loves you. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Pati yung ano, yung hininya mo, anong video. Di ba? Binibigay ko naman eh. Anong video? Anong video po? Magawa ko ng video sa sarili ko. Oh, kasi kadwira niya ka pumayag? Kung siya. Kasi ganun ko siya kamahal. God damn. Why did you do that, sir? Ba't po pinagawa siya ng ganun? Ma'am, pero delikado yung kasi later on pwede kanyang i-blackmail. Wala. Using isang beses po sinend niya sa akin. Hindi ko alam kung nakita nung kapatid kong lalaki na yung nakasave sa phone ko. Binura ko na rin po kasi lalaki po yung kapatid ko. Inihiram niya yung phone ko eh. Ba't mo kasi pinagawa ng ganun si ma'am, sir? Tapos ngayon, parang basura na itatapo mo na lang siya. Matapos mo palang pakasarapan yung video na hiniling mo sa kanya at pinagbigyan ka. Ngayon, ayaw mo na sa kanya na lang. Basta-basta, ihagis mo na siya parang basura at ayaw mo na sa kanya. Ganun-ganun lang. Pero hindi naman ganun kadali na para mawalan ako ng pagmamahal sa kanya eh. Siyempre, nandun pa rin niya. Mahal ko pa rin niya. Be honest, meron ka na ba iba doon sa US? Wala, sir. Mamatay mo ang buong pamilya ko. Meron po dito. Actually, bago po siya umuwi ng August, nabuksan ko po yung account niya. Actually, hindi ko po talaga alam yung password. Yung babae po, pinsan po ng kumpare niya. May tatlong anak po, pero ang pagkakalam ko, kasal din po yung babae.
pinuntahan ko lang neto nakarang araw, wala po yung babae doon. Ano yung foreigner? Hindi po, Pilipino lang din po. Mm. Binuntahan, ito po yung babae. Gusto ko lang naman po malamit. Tsaka may usapan na pala sila September 1, nauuwi na po siya. Tapos sabi niya 15 sa amin. Oh. Ito pala, may ebidensya si sir. Oh. Sabi daw si po, sir pala, si ma'am pala may ebidensya sir, hindi ikaw. Oh. Nako, ang dami ebidensya ni ma'am. Ang katwiran niya po kasi, ano daw po niya, pinagsiselos. Sabi ko, kung pinagsiselos mo ako, dapat alam ko yung account mo, alam ko yung password. But hindi ko alam, di ba? Kung hindi ko pa nabuksan yung Facebook mo. Alam mo sir, you're unfair. Nagbibintang ka kay ma'am ng isang kasalanan na when in fact, ikaw pala merong ganong klaseng kasalanan na ibinibinta mo sa kanya. Kumbaga nireverse mo eh, sir. Eh. Hindi naman totoo yan, sir. Oh. Wala naman kami niyan. Ha? Wala naman kami niyan. Wala naman katotohanan. Oh, nung Friday, yan. Alfred, nag-video call tayo, di ba? Ano yung babaeng narinig ko doon? Tapos bakit binaba mo yung tawag? Di ba, minarinig ako mga bata, kasama mo pa yung anak natin. Sino yung babae doon? Tapos ngayon tawag ako ng tawag sa'yo, ayaw mo sagutin. Ang sabi mo sa mama mo, pinsan mo. Sabi ko, ba't matatakot siyang ipakita sa akin kung pinsan, di ba? Eto sir, oh, babe ang tawagan ninyo. Tapos, bakit kasi full body babe? Ganyan din kami nagsimula. Ganyan din po kami nagsimula na ganon. Hiningian niya din ako ng ganyan. Actually, syempre. Bakit full body ang kailangan, sir? Babe, full body. Ha, 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 ha. Tapos natatawa lang ako sa full body. Hi, 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 hi. Ano to? Grabe naman nung mga chat na yun. Ako ang naano rito. Tawag nito. Naibahan eh. Sus, grabe naman to. Love you, babe. KK. Totoo, oh. Love you, totoo. Nagtatalong pa. Oo naman, babe. Hindi naman sana tayo abot sa ganito, eh. Grabe naman. Di ba? Oh, sir, ikaw palang merong. Nasaan dito? Oh, tap, bibintang-binta ka dito kay ma'am. Binalikan ka ni ma'am. Ah, ang gamit mo kay ma'am, Paltik. Kasal pa po kami. Tapos ang gamit niya sa'yo ngayon, kanyon. Kasal pa po kami niyan. Kasi ang pinangawakan ko po kasi actually kaya hinahabol-habol ko din po siya kasi ayaw niya rin po kasing lumaki yung bata ng broken family kagaya nung nangyari sa kanya. Oh. Di ba, sir? Nagtataka lang ako, sir. Pwede mo hindi sagutin itong katanungan ko. Mm-hmm. Paano ka nakakuha ng green card kung ikaw ay pinetisyon ng iyong parents, eh kasal ka naman, ang pwede lang mag-grant ng petition ng parents pag mga binata at dalaga. When in fact, ikaw ay married, paano ka na petition? Pinetition ka ba, sir? So may magic-magic ba doon, sir? Hindi po. Umuwi po ko ng Pinas, then we get married. Ah! Ibig sabihin, green card ka na dati? 2015, then umuwi ako 2000. Kailan kayo kinasal? 2017 po. Pero naka-register po siya 2018. Oh. December 30. Ganito lang, sir. Baka may nakikinig ng mga taga-US Embassy dyan. Di talo ka mapunada. Bigyan kita ng na way out. A graceful exit na para hindi naman magkabukingan. Magkapatid lang siguro kayo ni ma'am. Kung ano yung kasalanan nyo, mag-usap na lang kayo na huwag naman po magmukhang kawawa yung bata. Sir, bakit ko ginagawa to? Nakita ko yung bata, doon papunta ko ng CR. Kawawang-kawawa sila mag-ina. Kandlong-kandlong niya yung kanyang baby. Baby nyo. Para sa akin, aping-api siya. I can see it in her eyes kanina pa. Kung sino man itong hihihihihi, ito na babe mo, sir, kalimutan mo na muna ito. Eh, ito si ma'am, family mo. At saka, diba, ba't natatakot eh, pakita sa akin yung kung pinsa mo yung nasa loob ng kasama, dun sa may tinitira mong hotel. Ba't ayaw mo ibigay sa akin yung room number, dun yung kasama mo yung anak natin nung Friday hanggang Sunday. Ako nagmukha akong tanga dun, nakatambay lang ako sa labas ng trabaho ng kaibigan ko. Di ba sabi mo, marami nakakita sa akin? Hindi mo malam ba ako, kinaya mo akong tiisin? Di ba? Tapos alam mo ba, nang kahit saan ako ng utang, hindi ko malam masala-sala yung gadget kasi andito rin nakasave lahat eh. Tinis mo ako ganun. Uwi ako ng Bulacan noong Linggo. Tapos pag uwi ko, wala akong tulog, naligaw ako. Balik na naman ako ng Makati. Mama mo, nagmakaawa ako sa mama mo. Sa asawa nung kapatid mo, nagmakaawa ko. Naibigay yung address mo. Sabi nila, ayaw nilang makisali. Sir, makasingit. Ano? Alam mo, sir, kanina, nung malaman niyan dito ka, kinikilig si ma'am. Totoo yan. Kilig na kilig siya. Yung happy siya.
yung sabik na sabik kanya na maka-face to face. Hindi para awayin, kundi para sabihin sa iyo kung gaano kanya kamahal. Yun yun eh. Hindi nga, sir. Tsaka nandun yung pasabikan sa kanya. Hindi ba, Friday, lumuhod na ako sa'yo. Sabi ko, huwag ka mo nang umuwi. Ayusin natin to. Ano sabi mo? Galit yung pamilya mo sa akin. Ano ba yung pamilya mo? Alam ko may pagkakamali din po kasi ako eh. Ano pa yung pagkakamali mo? Pinost ko po ko yung page, pinost ko po yung picture niya sa Facebook na sobrang galaiti ko na sa galit na nagkasakit po yung bata kasi wala po akong pera, wala po akong trabaho. Ngayon, hiningyan ko lang siya na kahit magkano lang pan-check-up lang sa bata. Eh, karapatan mo yun. Opo. Ang sabi niya sa akin, mag-antay ka kada 25 ako magbibigay. Eh, paano po kung emergency na, di ba? Antay ko pa ba yung 25? Tama nga. Tapos, edi pinost ko yung mukha. Alam ko may mali rin po ako. Nag-comment yung mga kamag-anak. Bakit tuminumura ko siya? Siyempre bilang nanay ng anak namin. Patakasakit na gano'n na tapos tiisin niya yung anak namin. Di bali na ako tiisin niya, wag na lang yung bata. Ngayon, nag-comment yung kamag-anak niya ro, ganyan. Sabi nga po nung tita ko, nag-private message na lang. Ang sabi ng tita ko, alam mo, dapat yung kamag-anak ni Alfred, dapat both side eh. Hindi yung isa lang ang pinapanigan eh. Sabi ko nga po sa tita niya, dapat po alamin yung muna yung punot dulo. Bago po kayo magsasalita sa akin, ako yung nagloko, ako yung nagganyan. Di ba? So, sir, ikaw being the guy, being the man, ano ho ba talaga ang sitwasyon na ngayon? Hindi na ba kayang hilutin to? Alang-alang doon sa baby mo. Ayun, sumisilip-silip kanina pa sa mirror. Hindi na ba, sir? Si ma'am, gusto makipagbalikan sa'yo. Ulitin ko, excited siya na malaman nandito ka. Very happy siya. Kulang na lang lumundag-lundag siya sa tuha. So, sir, ano po yung ano, sir? Ano pong inyong desisyon at plano para sa iyong anak? Sa baby ko po, kung gusto niyo buwan ng settlement or ano? Hindi ka na magkikipagbalikan kay Mrs.? Kasi ulit-ulitin niya rin yung mangyayari sa akin. Ano ba yung nangyari sa iyo na kagagawa niya? Ikaw naman siya may kagagawa. Ito, sir, oh. Ebidensya, ang dami. Pero wala kang ebidensya sa kanya. Kaya tinatanong kita, meron bang picture, may chat ba? Sabi mo, wala. Ngayon, si Mrs. meron. So, bakit ayaw mo siyang balikan, sir? Ano bang kasalanan niya? Or, i-rephrase ko yung salita ko sa'yo. Bakit ayaw mong balikan ang anak mo? Ano bang nagawa ng anak mo sa'yo? Yung anak ko, sir, wala akong problema doon. Hindi, kasi siyempre, anak mo equals her. So, pag sinabing anak mo, kasama doon si mami. So, bakit ayaw mong balikan yung anak mo at si mami? Ano bang kasalanan nila sa'yo? Sir. Or wala ka ng pagmamahal sa kanya, sir, at dahil mahal mo na itong si Hihihihi, sino kung sino man to. Ano ang pangalan nito? RB po yung ano niya, RB. Kasi sabi, Monte Alegre po kasi ano, magpapalit po siya ng apelyedo, Monte Alegre, RB ay Monte Alegre po. RB. So sir, si RB na bang mahal mo, sir? Hindi ako, sir. Ha? Wala, sir. So paano, sir? Anong plano, sir, ninyo ni ma'am? Anong plano mo para kay ma'am? Ano po ba gusto niya mangyari? Ang gusto niya sa magkabalikan kayo. Plain and simple. Alang-alang kay baby. Sir, sinabi niya, naglaslas siya minsan dahil mahal na mahal ka niya. Kumala na po, sige po. Nilas. Let's give it a chance. Yun! Direct palakpak. Thank you. Thank you, sir. Ako po ang nagpapasalamat sa iyo, sir. Promise. Ako'y kinilig yung puso ko. Thank you, sir. I like to hear that. Bravo. Ma'am, give it another chance daw. Okay naman. Ano mo, di ba nagpatatupa ako ng pangalan mo tapos ganito maghihiwalay tayo? Oh, wow. Pangalan ni sir, pinatatupa mo sa... Opo. God damn. Man, oh man, she really loves you that much. Did you know that? Yes. Para yung isang girl magpatato sa kanyang katawan ng pangalan mo, ibig sabihin, mahal na mahal na mahal ka niya. At para sa isang girl maglalaslas dahil sa sobrang pagmamahal niya sa iyo,
ibig sabihin head over heels na yung pagmamahal niya sa iyo. Tama lang yun, sir. Bigyan mo siya ng another chance. Ma'am, okay na raw, ma'am. Now, ma'am, ano bang pwedeng magawa ko sa inyo? Gusto nyo, i-check yung kayo sa isang nice hotel? Hindi po. Meron po siyang nakabook po siya. Ha? Nakabook po yan. Saan siya nakabook? Hindi ko po alam kung saan, siya, saan sila tumutuloy eh. Hindi alam nga. Alam. Hindi, bibigyan na ng chance. Para magsama kayong gabi. Okay naman. Oy, natawa na si ma'am. Oh, sabi sa iyo eh. Oh, di ba? Sabi sa iyo, sir, eh, kanina pa siya kinikilig doon eh. Oh, di ba? Ma'am, hayaan mo na yung book. Okay na. So, yan ang maganda. Oh, di ba? Happy ending na naman tayo. Ang sarap. Oh, zoomin mo direct. Yan. Priceless yung smile ni ma'am. That's priceless. Wow. Ayan, zoomin mo si madam. Oh, kita mo, sir. Alam mo yun? Yung from tears of sadness, tears of joy na. Ha? Kiss sa lips. Request ng netizens, idol. Sabi naman netizen, mag-kiss daw sa lips. Sir, be a gentleman. Sabi naman netizen, kiss naman daw dyan. O, sir, o sabi naman netizen, baka pwede mahag lang si madam. Ayan, direct, direct. Ready camera. Ayun, o si madam, o nakangiti. Ayun. Wow. Wow, naman, 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 naman. Yun. Oh. Galing. Very good, very good, very good. Bravo. That's what I want. That's the way to do it. Ayan. Diba? Ang bait-bait talaga ni madam. Magpapatato. Diyan ka na, sir. Ayan. Eh ngayon, wag natin pag-usapan yung past. Usapan natin yung mga magagandang pati ikaw, naiyak na. Punas-punasan mo yung mata mo eh. Pati yung co-anchor ko, sir. Oh, naluha-luha. Oh, di ba, sir? Masaya kami lahat dito, sir. Pati ako, sir. Na, talagang yung puso ko lumulundag sa tuwa, sir. Kung pwede na lumabas para sabihin lang, hello, natutuwa ako. Maganda itong nakita ko. Lahat ng mga staff ko halos maiyak sa tuwa. First time mangyari ito rito. So, sir, eh, next time, sir, advice ko lang sa'yo. Alam ko, maraming tukso sa Amerika, pero kung kayo po'y maninindigan, diba, at isipin nyo palagi si ma'am, lalo yung baby ninyo, malalampasan mo lahat ng klaseng tukso. Kasi sa Amerika nandoon na lahat eh. Liberated yung mga girl doon. Oo. Pupunta ka lang sa isang club doon, magkatinginan lang kayo ng girl. Alam na. Hindi, tinginan lang. Hindi nangyari to. Tinginan tapos nagkagustuhan. Magyakapan, magkikis, lips to lips na yan. And then, punta na sa motel. Motel 6. Nung panahon ako nung panahon, Motel 6. Ano may Motel 6? Hindi ko po alam, sir. Oh, hindi pala. Kansas pala. Sa California. Motel na mga parang Sogo. Kuminsan pa sa kotse lang. Hindi, sa mga club. Paglabas mo lang club, doon sa kotse. Hindi, sa San Francisco to. Ganon kaliberated yung mga tao doon. Alam ko sa Kansas, ganon din yan. Pareho yan, US eh. Malapit ang tukso doon. Hindi dahil, hindi katulad dito sa Pilipinas na medyo may pagka-conservative pa yung mga kababaihan natin dito. Liligaw-ligaw mo pa and all. O, bagay na bagay kayo, sir, oh. Di nga, di ba? Pakita natin direct. Bagay sila, oh. Oh. Ngayon, dalhin natin si baby. Pwede na pakita kasi dalhin si baby. Pakita si baby. Total, eh, couple naman sila. Ang cute ng baby nila. Napaka-cute ng baby nila. Nung nakita ko yung baby nila, talagang na-touch ako. Lalo pa yung nakita ko, nakupo doon si ma'am, na kawawang-kawawa. Sabi ko, oh, God damn. Nasaan yung baby nila? Para makita, mayakap din ni sir. When was the last time na makita mo yung baby mo, sir? February. February, March, April, May, July. Sunday. So, Sunday nakuha ko siya. Oh, so 6 months mo na sila hindi nakita. Oh, and anong maramdaman mo kapag mayakap mo ngayon si baby? Pero nakakausap, nakakapagsalita na ba yung baby nyo? Nakakaintindi po. Ano lang po, nakakaintindi, pero... Pero nakita mo sa nabibidyo call mo, FaceTime. Oh, si mama, pakita si mama. Ayan oh, mami. Sir oh, ganda ng baby. Ayan, oh, si mami, ayan. Ayan sir oh. Sir, kamukha mo sir. Ha, carbon copy ni sir ha. Oh, oh. Kilala ka niyan sir? Ah, hindi, kasi bihira sila makita. Carbon copy ni sir, ano? Parang pinagbiyak sila ng kamatis eh. Oh. Gwapong gwapo tong anak mo, sir. Ah. Mana-mana sa'yo. Ah. Huwag lang sana maging chick boy. Ha? Oh. Ayan. Anong pangalan niyan, baby niyo, sir? Alexander.
Alexander. Alexander. Ah, Alexander the Great. Talagang he will be a great man. Ayun. Ilang taon na po yan? 1 and 3. Ibig sabihin, sir, magaling mag-alaga si ma'am. Kita mo, oh. Alagang-alaga si baby. Ang gandang kutis. Walang mga galos, walang mga kagat ng lamok. Actually, nagkasugat po siya. Napacheck up naman po. Nais naman. Ayos naman po. Nagalaga. Daddy. Wow, galik. Oh, kamukha talaga ni sir, oh, no? Huh? Parang pinagbiyak siya ng kamatis, eh. Ayan, oh. Wow. Oh. Ayun. Oh, hello baby. Nak na talaga naman tong si baby. Okay. Ayan. Ang saya-saya. So, family na. Saan kayo uwi ngayon? E, punitin na natin mga ito. Tago na. Wala naman ito mga papel-papel. Oh, ma'am. Wala na yan. Paso na yan. E, kasi bati na kayo ni sir. So, saan kayo mupunta, sir? Pasyal. Saan nyo gusto mo? Sa daddy ko. Ayan! Tama. Doon sa parents. Mm-hmm. Sa daddy. Saan po yung parents nyo ngayon, sir? Sa Makati po. Oh, yung palapit lang pala rito. Mm-hmm. O di punta na kayo, Makati. Kita mo, sir, si ma'am kanina ngiti na ngiti na, pati anak nyo. Kanina yan, malungkot. Nakayo ko. Dapat ikaw, sir, magpatato ka rin. Lagyan mo rin pangalan ni ma'am dyan. Takot po ako sa karayan. Ay, kunyari ka pala, takot ka. Paano ba yan? Okay. Sige. Takot ka sa karayom. Eh, bakit si ma'am hindi natakot? Oh. Ah, medtech ko si sir. Medtech? Oo nga pala, no. Medtech ka, ba't ka takot sa karayom? Niloloko mo kami, sir. Oo, ako, sir. Ha? Takot talaga ako din. Medtech? Ikaw nagtutusok ng, ano, injection ng pang-draw ng blood, tapos takot ka. Hmm. Diba? Ayan na. Okay, palakpakan natin sila ulit one more time, mga kapatid. Sige, sir. Salamat, sir. Talagang, I'm so very proud of you na tinanggap ulit si ma'am at kayo magkabati alang-alang sa inyong baby. Madam, salamat sa pagpunta. Thank at humanga rin ako sa iyo na kaya mong tayuan yung mga pagsusubok na nangyari sa iyo. At maraming salamat. And then ito, nagwagi ka. Okay? Salamat po, madam, ha? Salamat. Sir, thank you. Po. Okay, palapak ulit natin si ma'am. Palapak ulit si Sherry dahil naluha din siya. Si Sherry kasi. Sana all. Sana all. Ayan. Sana lahat ng mga ipinagbabati natin ganito yung ending. O, di ba? Okay. Kasi hindi binalik. Ikaw na lang si hihihihi. Kasi hindi binalik. Ano? Si Sherry, nakarelate pero hindi na binalikan. Grabe! Wala tayong magawa. Eh, dadaling ko din pa dito. Ha? Wala na, hindi ko na binalikan. E di, ano pa magawa natin? Pagtsaga mo na lang yung OFW doon sa ano ba yun? Si Seaman doon sa ano sa Dubai? Opo. Yung kalbo? Ditato. Oh. 'Di ba? Okay.